Gusto niyo na bang pumasok ang International Criminal Court dito po sa Pilipinas? Maging miyembro po ang Pilipinas ng International Criminal Court. Himukin po natin ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na tapusin na ang isyu na ito at manumbalik na po tayo sa ating pagiging member ng ICC para naman sa ganon, malaya na pong makapasok at makapag-imbestiga ang ICC dito sa ating bansa at tukuyin kung talaga bang merong paglabag sa crimes against humanity. Ito pong sina Rodrigo Duterte, Sara Duterte Carpio, si Ronald De La Rosa at saka si Bongo. Kayo ba ay sumasang-ayon sa ating layunin? Eh sana himukin po natin si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, bakit po natin nasasabi yan? Ang tao kasi na natatakot sa ICC, binibira ngayon si Pangulong Bongbong Marcos. Katulad po nung napakinggan po ninyo, kani-kanina lamang, dito po sa mga pahayag nitong si Rodrigo Duterte, ay sinasabi niya po na ang Pangulong Bongbong Marcos ay isang bangag, isang adik, at may pagbabanta pa. Sabi niya, kung siya po ay nasa posisyon ba, baka isa rin po siya na sa napatay doon po sa kulang-kulang o humigot-kumulang 30,000 kataong Pilipino sa panahon ng war on drugs nitong si Rodrigo Duterte. Muli po natin balikan ang mga pahayag niya. Bahagi po ito ng nakikita niyo sa screen na kabuuan ng talumpati. Nare-reaksyonan din po natin mamaya at saka po yung balita na dinideny po ng Philippine Drug Enforcement Agency na ang ating Pangulo ay nasa kanilang listahan. Bongbong Marcos, bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan? Napakakapal ng pagmumuka, ano? Sabihan na bangag ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, adik ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos. Samantala, ano ang sabi ng Philippine Drug Enforcement Agency? Ayon po dito sa balita, kaninang pasado alas, kung di ako nagkakamali, alas 8 ng umaga o 3 hours ago, mariing pinabulaanan ngayon ng Philippine Drug Enforcement Agency ang alegasyong kasama sa drug watch list si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tugon ito ng PIDEA sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na noong alkandi pa ito ng Davao ay nakita nitong kasama si PBBM sa drug list. Sinungaling ka talaga, Rodrigo Duterte. Napakasinungaling mo. At siguro totoo ang kasabihan na ang sinungaling kapatid na magnanakaw kasi tingin ko katakot-takot na pondo ng taong bayan ang ninakaw nitong mga to sa bansa po natin, particular siguro diyan po sa City of Davao. Hindi lang nalalantad sa kasalukuyan pero in due time, malalaman po iyan ng publiko at malalantad kung gaano po kadumi ang mga pagkatao ng mga tao na ito na nagagalit sa ating Pangulo sa kasalukuyan. Basahin po natin ang pahayag po ng Philippine Drug Enforcement Agency kung saan nililinaw po nila na wala po sa listahan si Pangulong Bongbong Marcos. PIDEA, sabi po nila, President Ferdinand R. Marcos Jr. was never in our watch list. The Philippine Drug Enforcement Agency categorically states that President Ferdinand R. Marcos Jr. is not in his watch list, contrary to the statement of former President Rodrigo Duterte, claiming that when he was the mayor of Davao, he was shown evidence by PIDEA that in the list, the name of President was there. O, sino ngayon ang sinungaling? Si Rodrigo Duterte. Kasi yung mismong sinasabi niyang source, wala naman palang ganong listahan. Sa bagay, makailang beses na bang nagsinungaling itong si Rodrigo Duterte? Hindi na po natin mabilang, napakaraming beses po na napakasinungaling ng tao na yan. Former President Duterte was mayor of Davao from 1988 to 1998, 2001 to 2010, then 2013 to 2016. Ang kapal ng pagmumuka ng mga Duterte, no? Akalain ninyo tumututol sila doon sa sinasabing People's Initiative kasi para daw hindi mapalawig ang posisyon ng mga nasa gobyerno. Samantala sila mismo, ang kakapal ng mga pagmumukha ninyo, dekada-dekada na po kayong nanunungkulan dyan sa City of Davao. Meron pa kayong ganang magpahayag ng pagtutol sa pagpapalawak ng kapangyarihan ng isang tao, kayo mismo gawain nyo yan. When PIDEA
was activated. Oh, I'm sorry. PDEA, on the other hand, was activated on July 30, 2002. When PDEA was activated, it was or it established its National Drug Information System or NDIS, which is still in existence today. By the way, the law that established the Philippine Drug Enforcement Agency is the Republic Act 9165, yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. It repeals the previous law, the Republic Act 6425, or the Comprehensive or the Dangerous Drugs Act of 1972, kung saan noong mga panahong iyon, ang kategorya po ng dangerous drugs ay either prohibited or regulated. Pero noong maipasa po ang Republic Act 9165, tinanggal na po yung prohibited and regulated drugs. Ito po ay kinategorized na lamang into two pa rin, dangerous drugs and yung sinasabi pong controlled precursors and essential chemicals. Ano pong ibig sabihin ng ikalawa? Kasi yung una, madali lamang intindihin. Dangerous drugs, bawal na gamot. Pero yung ikalawa, parang ang hirap po intindihin. Ito po yung mga bawal na gamot na ginagamit po either for medicinal purposes or for some other purpose. May mga category po yan under the law. Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Pero hindi ko na po i-discuss isa-isa. Balik po tayo dito po sa sinasabi po ng PDEA. The NDIS is the intelligence database of all drug personalities, gathering inputs from counterparts in both law enforcement and intelligence agencies pursuant to its mandate under Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. PDEA regularly conducts intelligence workshops in collaboration with other law enforcement agencies to update the NDIS. Ibig sabihin, from time to time, ina-update po yan ng Philippine Drug Enforcement Agency. And since its inception or foundation noong 2002, never na naging nasa listahan ng NDIS itong si Pangulong Bongbong Marcos. From its inception in 2002 and up to the present, President Ferdinand R. Marcos Jr. was never in our NDIS, said by the PDEA. It is worthwhile to note that when the former president took over in 2016, his administration came out with a list which was then initially called the Narco List, sometimes referred to as the Duterte List. And upon continuing validation and revalidation, it became the Interagency Drug Information Database or IDID. The name of President Marcos is also not in the said list. Kaya sinungaling po talaga itong si Rodrigo Duterte, saksakan po talaga siya ng kasinungalingan. Based on all the foregoing facts, the PDEA asserts that President Marcos Jr. is not and was never in its watch list. Sabagay, tanga lamang or uto-uto ang maniniwala sa mga sinasabi na yan ni Rodrigo Duterte. Kasi alam naman po natin, mga tol, medyo mag-aral po tayo ng bahagya. I teach drug education and vice control. Kaya familiar po ako rito, very familiar. Pero syempre, isisimplified po natin yung mga dapat nyong malaman. Ang illegal na droga po, meron po itong tinatawag na epekto. Ano? Ang epekto po nito, sa madaling salita, pharmacological effect, either nakaka-epekto po ito sa katawan ng tao. Simplify natin kasi pagka masyado ako naging technical, di nyo maunawaan para sa mga estudyante yun eh. Pagkatawan ng tao, physiological, behavioral, at saka syempre, nakaka-apekto rin po ito doon po sa well-being ng isang tao. Lahat ng mga sintomas o senyales ng isang drug addict, kanino natin nakikita? Hindi kay Pangulong Bongbong Marcos, kung hindi kay Rodrigo Duterte. Lahat ng mga senyales ng ipinagbabawal na gamot, nakikita natin kay Rodrigo Duterte. Physiologically speaking, tabingi na ang mukha ni Rodrigo Duterte ngayon. Isang senyales na ang paggamit ng ilegal na droga o paggamit pang-abuso sa isang droga ay nakakapagbabago po ng itsura ng isang tao. Tingnan nyo naman, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, napaka-pogi. Walang senyales na siya ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Tingnan nyo mga tolo,
paharang-harang ka dyan, umalis ka dyan. De, joke lang. Huh? Oh, eto. Napakapogi ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Senyales ba yan ang gumagamit ng gamot? Nakakapangit ang paggamit ng gamot. Tingnan nyo yung mga artista na napakaganda before, napakapogi before, gumamit sila ng illegal na droga. Ang pangit na nila ngayon. Nasisira ang mga ngipin, lumulubog ang mukha, nangingitim ang mga mata, kung ano, nangingitim ang gilagid, gilid ng mga mata, at kung ano-ano pa. Daming mga senyales ng mga kung ano-anong sakit sa balat, kung ano-anong mga marka na hindi natin maunawaan. Wala po tayong makikita sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi hindi gumagamit ng illegal na droga si Pangulong Bongbong Marcos. Ang isang addict, kadalasan nasisira ang pamilya niyan. Iwalay sa asawa. Ang mga anak, pariwara. Ang bisyo, narayan. Ano, bukod sa pagiging addict, kaliwat kanan ng bisyo ng mga addict. Si Pangulong Bongbong Marcos, meron bang bisyo? Wala, hindi siya babaero. Ha? Hindi katulad ng Rodrigo Duterte, womanizer yan. Tapos, iwalay pa sa asawa. O, si Pangulong Bongbong Marcos, matino. One and only niya, si First Lady Lisa Araneta Marcos. Ganun ba ang adik? Ang adik, babaero. Karamihan sa mga adik, babaero. Ha? Katulad ni Rodrigo Duterte, babaero. Higit sa lahat, merong behavioral na pagbabago kapag adik. Si Pangulong Bongbong Marcos, napakapasensyoso. Hindi mo kinakakitaan ng galit. At all times, nandiyan po sa kanya yung pagiging pasensyoso, pagiging mapagkumbaba, at pagiging makatao. Ang adik, laging galit. Ang adik, pabago-bago ang mood. Ang adik, mamamatay tao. Si Pangulong Bongbong Marcos, kailanman hindi nagpapatay ng tao. Si Rodrigo Duterte, inamin niya sa kanyang mga pahayag sa mga nakalipas ng panahon. Mamamatay tao siya. Sino ngayon ang adik? Naknang teting kayo, napakasinungaling mo, tanda. Tuloy tayo. Dito po sa nire-reaction na natin. Dakuhan naman natin. Sabi kasi ng mga panatiko niyang tatanga-tanga at uuto-uto. Eh bakit mo nire-reactionan yung bahagi lamang ng talumpati nitong si Rodrigo Duterte? Eh sige, reaction na natin yung kabuuan ng kanyang talumpati. O, dito na tayo pumunta. Years old. 79 lang, pero hindi binibilang yan eh. Kasi sabi yung mga last daw. Sabi ng asawa ko. Nilangaw pala sila. Akala ko pala lalangawin yung kick-off ceremony ng Bagong Pilipinas kahapon. 450,000 mahigit ang dumalo sa kick-off ceremony ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos para sa Bagong Pilipinas. Tingnan nyo naman ang dumalo dito. Baka wala pang 20,000. Oh. Tapos, may kanya-kanya pang t-shirt na pinamimigay. Oh. Organized talaga. Saan ang galing yan? 51 billion pesos. By the way, commercial tayo. Ipaalala natin yung 51 billion pesos. Sisingit natin ito. Pumasok sa isip ko. Panoorin natin muli ang vlog ni Kristan. Kasi baka nakakalimutan po ng lahat. Dinadivert nila ang issue. Pero ang katotohanan, hindi po natin dapat kalimutan na meron pong 51 billion pesos sa panahon itong si Rodrigo Duterte na ibinigay na pondo sa kanyang anak dyan po sa First District ng City of Davao. Panoorin po natin muli ang vlog ni Kristan. Sabi niya po rito, nakakagago ang ginagawa ng mga Duterte sa taong bayan. 51 billion pesos. Yan ang binigay sa anak ni Duterte na si Paolo Duterte nung last 3 years niya as president. In US dollars, that's $1 billion. Tandaan natin na si Paolo Duterte ay isang kongresista. Para ang isang kongresista na mabigyan ng 51 billion pesos ay hindi makatarungan. Bastusan na yan. Let's break it down per year over the last 3 years. Bastusan talaga yan. Kasi ang relative budget po ng mga kongresista ay naglalaro lamang sa 500 to 1 billion pesos. Pero dahil makakapal ang mga mukha ng Duterte, napakakapal talaga, akalain mo sacred cow sila at holy land yung lugar nila, eh 51 billion pesos ang binigay na pondo. Panahon pa ito ng pandemic, mga tol, ha? Kung kailan nangangailangan ng pera ang Pilipinas. Kaya tayo nagkabaon-baon sa utang. Hindi nyo ba yun naaalala? Hindi nyo ba yun iniisip, mga utu-uto, mga tatanga-tangang didi-sheets?
Ha? Baon na baon tayo sa utang sa panahon ni Rodrigo Duterte. Mula sa 6 na trilyong pisong pagkakautang panahon nitong si Aquino, lumobo ito sa 12 trilyong piso. Mahigit sa kalahati o buo ang nilobo. Ganyan kagahaman sa pondo ang mga Duterte. Tapos ikukumpara natin yan sa budget ng isang city government para maintindihan niyo kung gaano kalaki at gaano kagago na ang pagbibigay ng ganyang halaga sa isang kongresista. Okay, unang-una, alam ba niyo na ang mga kongresista ay may nakukuha pa rin budget para sa kanilang mga proyekto between 500 million to 1 billion. Apparently, pag makakuha ka na ng 2 billion up to 4 billion pesos sa isang taon, you're considered a sacred cow. Pero nung panahon ni Duterte, hindi pwedeng questionin ang pagbibigay ng mas malaking halaga doon sa Davao dahil Davao was considered the holy land. Ang kapal talaga ng pagmumukha. Tapos may pasabi-sabi pa siya sa nakalaang mga talumpati niya o meeting niya ng parang abnormal, nagmi-meeting hating gabi. Sabi niya, unahin niyo ang ibang lugar. Huwag po dito sa Davao, anak ng teting na yan. Pero sa likod pala ng mga salita niya na yon, 51 billion pesos ang inilagak sa First District ng City of Davao. Ang tanong, Paolo Duterte, saan napunta yung 51 billion pesos na yan? Kung ang mga didisit na uuto ninyo, kaming mga pangkaraniwang Pilipino, hindi nyo kami kayang utuin. O ituloy natin ang kasinungalingan ng talumpati dito nitong si Rodrigo Duterte. 80 na ako. O sige, 80 na. Yan ang nga. Ang tanda mo na nga, ayaw mo pang tumigil sa politika. Talagang mga gahaman kayo sa kapangyarihan. Biruin mo, 80 years old ka na, ayaw mo pang tumigil sa politika. Napakagahaman ninyo sa kapangyarihan. Biruin ninyo, hindi nyo naiisip yan, mga uto-uto. Buong pamilya nitong si Rodrigo Duterte, hininegosyo na ang politika. Bakit? Hanap buhay na nila. Si Paolo Duterte, congressman. Si Sebastian Duterte, mayor. Si Sara Duterte, vice president. Anak ka ng teteng na yan. Tapos sasabihin ninyo, kayo pa may ganang magsalita sa iba na magpapatagal sa kapangyarihan, e samantala kayo dyan sa Davao, dekada-dekada na kayong nanunungkulan dyan, ang kapal naman ng pagmumukha ninyo, mga Duterte. Itong lumabas itong People's Initiative, okay man yan. Abogado ako. There are 3 ways of amending the Constitution. Sige, pakinggan natin. Constitutional. Talagang, kasi napaka-incoherent na nitong si Duterte. Eh, siyempre, siguro dahil sa katandaan niya na, 80 years old na, kaya incoherent na siya sa kanyang mga sinasabi. Tingnan natin kung tama yung mga explanation niya rito. Al convention, mag-election tayo sa political district ng representante para sa assembly to convene there and propose changing or modification of our constitution. Itong People's Initiative, pati itong Congress, they would convert the Congress into a constituent body and propose the Constitution. Alinman dyan sa lahat, it will be submitted to the people for ratification. O yun naman pala eh. Diba bakit kayo nag-aalala? Kahit makakuha ng pirma yan na 12% at 3% for each legislative district, sabi mo nga, it will be submitted to the people for ratification. Ibig sabihin, yes or no. Pumapayag ba kayong baguhin ang ating konstitusyon kapag ka majority ng Pilipino ay pumapayag, wala kayong magagawa. Pero kapag ka majority ng Pilipino ang hindi pumayag, dito wang-tuwa kayo. Bakit ayaw ninyong pabutohin ang tao, magkaroon ng plebisito? Natatakot kayo? Ano kinakatakot ninyo? Sabi ninyo, para i-perpetuate ang power ng mga nakaupo ngayon, eh kayo mismo nakaupo dyan sa Davao. Anong ikakatakot ninyo? Nak ng teteng. Ang problema dito, ako, Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos. May paganyang-ganyang ka pa. Napaka-kapal ng pagmumukha mo. Sobrang kapal ng pagmumukha mo, Rodrigo Duterte. May pa Mr. President ka pa at may pa Ma'am ka pa kay First Lady Lisa Marcos, pero wawalang hayiin mo naman sila.
dito sa pagsasalita mo. Hindi ninyo ako kalaban. Nick? Wala akong sinat... Hindi daw kalaban? Nak ng teting na yan. Sabi ng masama. Walang sinasabing masama, ha? O, tingnan nyo, ha? Napaka-incoherent, ha? Nitong si... Unclear ang kanya laging sinasabi, inconsistent. Napakasinungaling talaga. O, yan lang, ha? Karirinig lang ninyo, ha? Hindi ninyo ako kalaban. Wala siyang sinasabing masama. Pero ano ito? I-advance natin ang kanyang talumpati. Si Bongbong Marcos, bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. O, narinig mo yan, sarili mo, ha? Kasasabi mo lang, hindi mo sila kalaban, wala kang sinasabing masama. Yet, ito ka, after a couple of minutes sa iyong talumpati, nakalimutan mo na kagad yung una mong sinabi. Kayong mga military, alam ninyo yan? Lalo na yung sa Malacanang. Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, put. Oo. Tapos, magmumura ka pa. Ganyan ba ang hindi kalaban? Ah, Rodrigo Duterte, ganyan ba ang wala kang ginagawang masama sa kanila? FBI ka pala eh. Tanginang yan. Ayun ang bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC. Takot na takot sa ICC, si Rodrigo Duterte. Natatakot ka na ba sa ICC, Rodrigo Duterte? Kaya muli, ah, bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, tatanungin ko kayo mga tol. Paki-comment nyo po ang inyong kasagutan. Gusto nyo bang bumalik ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC? Kasi yan lamang ang tanging kaparaanan para ang ating Pangulo makipag-cooperate finally sa isinasagawang investigasyon ng ICC. Paki-comment nyo po dyan kung gusto nyo pong bumalik ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng International Criminal Court.